Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Ako po si Elder Edith Marcelino ng CRC Makati. At sa panibagong umaga na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, atin pong pagnilay-nilayan ang banal na salita ng Diyos dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Bago po ako magpatuloy, samahan po ninyo ako sa isang panalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na kami ay nabigyan ng oportunidad o privilege na magpahayag ng iyong salita. Dalangin ko po na ikaw ang manguna, maihanda ang puso at isipan ng bawat isa na nakikinig at nanonood ngayon na matanggap nila ang ganap ang iyong kapahayagan ngayon at magsilbing kalakasan ng aming pananali at pagtitiwala sa iyo. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong title ay The Table at sa Tagalog ay Mesa. At ang ating Bible text natin ay matatagpuan sa Exodus chapter 37 verses 10 to 16 na hango po sa sali ng NIV. Verse 10, and they made the table of acacia wood, 2 cubits long, 1 cubit wide, and 1.5 cubits high. 11, then they overlaid it with pure gold and made a gold molding around it. 12, they also made around it a rim, 1 hand breadth wide, and put a gold molding on the rim. 13, they cast 4 gold rings for the table and fastened them to the 4 corners where the 4 legs were. 14, the rings were not close to the rim to hold the poles and in carrying the table. Verse 15, the poles for carrying the table were made of acacia wood and were overlaid with gold. Verse 16, and they made from pure gold the articles for the table, its plates and dishes and bowls and its pitchers. Ang ating pong topic ngayon, yung table o yung mesa, also known, tinatawag din itong the table of showbread. Yan ay isang importanteng piece of furniture inside the holy place of the tabernacle. At dito sa ating binasang text ay nagbigay ang Diyos ng plano kay Moses kung paano gagawin ang table o ang mesa and also known as the table of showbread. Dito ay idinitalye through Moses ang mga gagawin and through Bezalel, the chief craftsman na gumawa ng table under the instruction of God. So, si Bezalel, siya yung chief craftsman who made the table and also called the table of showbread na binanggit po sa 1 Chronicles 28:16. It was made of acacia wood. Acacia wood was a common material in the construction of the tabernacle frame and many items in the tabernacle. Its dimensions were 2 cubits long and 1 cubit wide and 1.5 cubits high. This made the table around 3 feet or 91 centimeters long. 1.5 feet, ang equivalent po nun ay 45 centimeters sa atin ngayon. Yun yung lapad. And 2.25 feet or 68 centimeters in height, yung taas po. So, Bezalel overlaid it with pure gold, including a gold molding for it all around. So, pinalibutan po yun ng gold. He also made a rim for it of 1 half breadth all around along with gold molding for its rim all around. Pinalibutan din siya ng ginto para madali siyang mabuhat. For easy transport, he cast 4 gold rings for it and put the rings on the 4 corners that were on its 4 feet. They were positioned close by the rim and serve as the holders for the poles to carry the table. Para
matibay po yung pinaka-paa ng table para kaya niyang i-hold or i-carry. So next, he made the poles of acacia wood and overlaid them with gold to carry the table, yes. In addition to the table itself, he made the utensils which were on the table, which were its dishes, pans, bowls, jars with which to pour out drink offerings. So the fact that the utensils were made of pure gold showed their importance in the worship of the Lord. So ano po yung significance ng table na ito or yung tinatawag natin table of showbread? So yung table of showbread was a constant reminder of God's everlasting covenant with His people and His provision for the 12 tribes of Israel represented by 12 loaves. So dito po sa lamesa na ito ay ipinapatong yung 12 loaves of bread. At sinabi po sa John 6:35, Jesus said, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. So later in verse 51, he said, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world. So, sa ngayon po, tayo mga Kristiyano ay nag-observe ng communion, yung partaking of consecrated bread to remember the sacrifices of Jesus Christ on the cross. So, yung table of showbread in Israel's worship, it pointed forward to the future Messiah and His fulfillment of the covenant. So, the practice of communion in worship today points backward in remembrance of Christ's victory over death on the cross. So, as believers under this new and better covenant, our sins are forgiven and paid for by Jesus Christ. There is no longer a need to offer sacrifices. Our daily provision is now the living Word of God. So, salamat po, Panginoon, sa mga katuruang ito na tunay nga na marami kang instructions, marami kang ipinapayag sa amin. All we need to do is to listen and obey. So, bilang pagwawakas po, tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa amin pong natutunan sa umagang ito. Tunay nga na marami kang kapahayagan, marami kang nais na ipahayag sa amin. Marami kang instructions na nais mong iparating sa buhay namin. And all we need to do is to listen and obey. At tunay nga na ikaw ang magdadala sa amin tungo sa tamang landas at gabay namin sa araw-araw naming lakbayin. Salamat po, Panginoon, sa iyong gabay, sa iyong pag-ibig, sa iyong pagmamahal sa amin. Kaya salamat po in Jesus' name. So muli ninyo kaming samahan sa ganito ring oras, 5:30 a.m. At sa ating morning devotion na tinapay mula sa langit, malaya ninyo itong i-share ang videong ito at bigyan ng link ang ating mga friends, mga kakilala, ang ating neighbors o ating mga katrabaho ay sila rin ay mapagpala sa salita ng Diyos. Tunay nga ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng kasaganang buhay. He is our bread of life. So salamat po. God bless everyone and good morning.